pag hindi tayo nagsimulang mangarap, magiging ganyan tayo araw-araw. Hanggang sa lumipas ang panahon, ang taon, before knowing it, matanda ka na. Na hindi ka na, hindi mo na kaya magkaroon ng pwesto. Na hindi mo na kaya mangarap. Hindi mangarap, hindi mo na kaya pagdating ng araw, pagka nagising ka sa katotohanan. Okay? Kaya ngayon, hanggang may panahon pa, 30 years old ka, 40, 50, kaya mo pa. Yung 60, malakas ka pa rin, kaya mo pa. Diba? So, magkaroon ka ng pangarap. Para isang araw, hindi na magigising ka, hindi na ikaw yung magkakarga ng mga yan. Meron ka ng taga-karga, meron ka ng taga-buhat. Positive Day Delivers, this is Dr. DGD Sunga from Making Gains Project. Magandang umaga sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time ko na akong panood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click na po yung Dr. DGD Sunga. And sa lahat ng gusto mo coach sa atin, online or business consultation, or if you want to advertise your business, message ka lang 0939-525-4311 or sa aking FB page, Dr. DGD Sunga. Okay, so itong vlog natin, para na, dedicated to para naman sa mga kapatiran natin, mga delivers ng mga vendors. Marami kasi sa atin, napansin ko, nagme-message sa atin, Dok, maliit na vendor lang ako. Dok, dito ako sa palengke, dito ako sa ganitong lugar, sa city, sa probinsya, pero vendor lang ako ng sigarilyo, vendor ako ng mga gulay. So, marami din tayo mga subscribers na ganyan. And in fact, sa mga maliliit na negosyo tayo or mga manggagawa tayo nung simula, okay? Kaya ngayon, gusto ko kayong balikan sa dami naman nagtatanong sa atin. Itong vlog para sa inyo talaga to, okay? So, sa lahat mga vendors, please mag-comment kayo, Doc, present. Mag-coffee kayo, mag-relax. At habang pinapanood nyo to, magkaroon kayo, may kasama siyang reflection, may kasama siyang pagtugon, may kasama na siyang action, okay? So, get your coffee, post mo to, magkapi ka, mag-ballpen, pen and notebook para mas mag-concentrate time, focus, okay? Alright, so, una-una, yung buhay kasi na meron tayo as a vendor, di ba? Kung how many years na, naisip natin na, eto na ba yung buhay ko? Di ba? Alam niyo, sa lahat ng mga nag-iisip na gano'n, na wala na ba itong katapusan? Hindi na ba mababago ang buhay ko? Alam niyo, una-una, I want to congratulate you. Kasi, the mere fact na naisip mo yung ganyan, ibig sabihin, meron kang gustong baguhin sa sarili mo. Meron kang gustong baguhin sa buhay mo. Gusto mo mag-improve ang buhay mo. And that's enough motivation. That's enough reason para mabago ang buhay mo as a vendor. Okay? Kasi, naano ka na eh, parang may something sa isipan mo na nag-imagine ka. Diba? Na mabagong buhay mo. Okay? So, congratulations for that. Right? So, ituloy mo yan. Ito yung first step mo. First step mo is, you have to make a fixed goal. Meron kang dapat goal. Okay? And that has to be fixed. I mean, kahit mahirapan ka, kahit na maraming hindi maniwala sa'yo, kahit na kulangin ka ng pera, kulangin ka ng energy, kulangin ka ng motivation, whatever happens to you, whatever that circumstance na meron, magkakaroon sa buhay mo is naka-fix pa rin ang focus mo dyan sa goal. Okay? So, fix a goal sa sarili mo. Magkaroon ka ng goal na isang araw, meron kang pwesto. Na ikaw naman ang may pwesto dyan sa palengke. O may pwesto dyan sa tabing daan. O ikaw naman ang kinukuhanan. Ikaw naman nagdi-deliver. Ikaw naman yung naglilista or something like that. I mean, magkaroon ka ng sarili mo. Okay? Marami na tayong narinig na ganyan kasi sa ayan. Ang daming stories. Diba? Napapanood ko sa mga YouTube din. Sa YouTube din ako nakakita ng mga bagay na yung mga tao, mga istorya. Diba? Istorya na dating ganito lang. Ito na sila, matagumpay. Diba? Henry C., Manny Villar. So, lahat ng mga mayayaman na nakikita natin. Nagsimula sa kahirapan, nagsimula sa pagkakaroon ng munting pangarap. Diba? Sa ganyan trabaho. So, tingnan natin. Ganito gawin mo. So, isipin mo na isang araw may pwesto ka. Okay? Kasi ganito, mga vendors, pag hindi tayo nagsimulang mangarap, magiging ganyan tayo araw-araw. Hanggang sa lumipas ang panahon, ang taon, before knowing it, matanda ka na.
na hindi mo na kaya magkaroon ng pwesto, na hindi mo na kaya mangarap. Hindi mangarap, hindi mo na kaya pagdating ng araw, pagka nagising ka sa katotohanan. Okay? Kaya ngayon, hanggang may panahon pa, 30 years old ka, 40, 50, kaya mo pa. Yung 60, malakas ka pa rin, kaya mo pa. Diba? So, magkaroon ka ng pangarap. Para isang araw, hindi na magigising ka, hindi na ikaw yung magkakarga ng mga yan. Meron ka ng taga-karga, meron ka ng taga-buhat. Alam niyo, madalas kami nagpunta sa Baguio when I'm still the principal ng isang private school. So, nagpunta kami palengke sa Baguio. So, doon kami namimili ng mga gulay, nakikita kami mga kargador. Kasi, hindi ko lang kung magkano lang sweldo ng mga gano'n, di ba? So, naisip ko, ilang taon na sila, di ba? So, kailangan magkaroon ka ng pangarap na mabago naman ang buhay. Lahat nagsisimula sa pangarap, sa isipan natin. Okay? Simulan mo mangarap. Okay? Pangalawa, dahil nangarap ka na, gumawa ka na ng mga small actions or maliliit na action, maliliit na hakbang patungo doon sa malaki mong pangarap. Ganun lang naman yun eh. Meron kang malaking pangarap, tapos unti-unti gumawa ka maliliit na pangarap. Okay? Alright, so una, maghanap ka naman dyan ang place mo. Pangarapin mo na siya. Kung meron dyan maliit na pwesto, isang araw dyan ako magkakaroon ng pwesto ko. May nakita kang bakanting pwesto dyan sa daan, okay, isang araw sa akin yan. Hanap ka na. Diba? Yung isang lugar na yun, pag-pray mo. Magpunta ka doon sa lugar na yun, pag-pray mo siya. Sabi mo, Lord, sabi mo sa Lord, lihim natin itong dalawa. Pinag-pray kong pwesto na to. Diba? So, alam niyo itong Tera ko, yung Rockstar, ito nandito ngayon sa garahe namin. Pinuntaan lang namin yan ang driver ko. Wigo po ako dati. Maliit lang si Wigo. Lagi akong binubusilaan sa daan eh. So, ang nangyari, sabi ko doon sa driver ko, daan nga tayo dyan sa Nissan, galing kami SM North, nag-coach ako. Tsaka yung isa kong assistant. Sabi nung dealer ba yun, yung agent, upo kayo. Sabi nung assistant ko, Dok, umupo ka para ma. Pag upo ko, parang iba. Parang, nag-iba yung parang tungo. Sabi ko, Lord, binulungan ako si Lord eh. Bigyan mo na to sa akin. Alam nyo, wala pang one month. So, pinakuha ko na yung sasakyan. So, ang sinasabi ko po, may target tayo. Puntahan mo na. Diba? You feel it. Tapos, magkaroon kayo yung moment ni Lord. Sabi mo, Lord, bigyan mo na sa akin to para sa pamilya ko. Lord, regalo mo na sa akin to para mabago naman ang buhay ko. Okay? So, meron kang target place. Okay? Then, start negotiating. Dok, wala akong pera. Alam mo, marami nag-negotiate, wala naman pera eh. Di natin tinatanong dito, may pera ka ba? It's not about that. Okay? Kasi ganito, ito ang rule. Unahin ko na, sige. Huwag kang mag-ipon para dun sa pwesto na yon. Kasi pag hinintay mo makaipon ka ng 30,000, 50,000, kung 50,000 man yan, hindi ka makaipon ng 50,000. I'm telling you. Kasi yung kinikita mo, sakto lang pang gastos yung araw-araw. Tapos nagkasakit pa anak mo, asawa mo. Ikaw pa nagkasakit, pinabili pa ng gamot. Alam mo, ipon. Pag hinintay natin ang pag-iipon, kaya hindi ako masyadong advocate ng pag-iipon. Pag hinintay natin pag-iipon para makuha mo yung pwesto na yan, anyan taon ka na. We are running out of time. Nagmamadali tayo sa buhay. Okay? So, pag-negotiate ka, sabi mo, magkano pong pwesto na yun? Sabi niya sa'yo, bakit ikaw ba? Hindi ka paniniwala, di ba? Plan ko po eh. Sabi mo, pinag-pray ko po. Okay? Ganun lang eh. Pinag-pray ko makuha ko yan, di ba? Okay? So may mga ganun eh. Pinag-pray mo, o pinag-pray ko, akin ka na, di ba? Alam niyo, minsan itong mga nasabi ko nga, itong mga lata, itong pangarap ko nakasulat dito, pinag-pray ko kanina, nagdagdag uli ako. November 2020 ko pa siya pangarap, mangyayari na siya mamaya. Yes. Ganun kasi eh. Pagka, hindi ko alam eh, pero, I think, may powers. Naniwala ako sa power ni Lord, hindi sa power ko. Ganun yon. Maniwala ka sa kayang gawin ni Lord, hindi sa kaya mong gawin. Okay? Alright, so, may pag-negotiate. Ito po ba cash? Yan, ganun. Ito po ba pwedeng installment? Ano po ba yung plan nyo? Baka, 50,000. Ito po ba yung kung sakali, pwedeng magbigay ng kalahati? Maghulugan? Something like that. Ang negotiation, ibig sabihin, may kiusap ka dun sa terms na kaya mo. Doon sa kaya mong ibigay. Kung ano yung, just be honest with yourself.
sabi mo, tapos maging honest ka sa kanya, sabi mo, ito po ang kaya ko kasi. Alright? So, Dok, wala pa ako ng pera niyan. Yes, wala. Ito, dito ka pala magkakapera. Pero unang-una, pwede kang mag-loan. Kaya nga hindi bawal mag-loan if you want to start a business. Okay? So, mag-loan. Di ba, yun naman sinasabi ng mga ano natin, di ba? Mga guru natin, Robert Kiyosaki, Grant Cardone, lahat. Yung mga nagsipag, lahat may mga negosyo, may loan yan eh. Yeah, huwag tayo matakot sa loan. Okay? So, kung meron dyan co-op or, Dok, walang magtitiwala sa akin eh. Makiusap ka, itry mo lang, try mo. Or kung wala talaga dyan, punta ka sa pamilya mo na meron. Sabi mo, makiusap ka, ito po talaga, desire ko po talaga. Gusto ko talaga magkaroon ng pwesto. Okay, gusto ko talaga magkaroon ng ganitong hanap buhay. Gusto ko talaga na gawin po itong matatag eh. Something like that. Makiusap ka, okay? Or kung di man kamag-anak, kaibigan, or someone na alam mo magtitiwala sa'yo. Alam niyo, isang pag may lumalapit sa akin, Dok, bigyan mo ko ng chance. Kahit na work eh. Sige, bigyan ka ng chance. Ngayon, meron akong bibigyan ng chance after ng lockdown. Bigyan natin ng chance sa mga tao. Diba? Bibigyan ka ng chance yan. Meron kasi may mga successful people o may mga tao may kaya na willing naman tumulong. Ang problema, wala lang kasi lumalapit eh. Kaya lumapit ka, okay? Alright, so that's second. Make small actions like target a place, negotiate, mag-loan, or manghiram sa family, okay? Next, number three. Okay? Ituloy-tuloy or continue to be educated. Okay? Patuloy na mag-aral. Mag-aral tungkol dyan sa negosyo mo, tungkol sa pagkakaroon ng tamang mindset, tungkol sa mga bagay na dapat meron ka kung magsimula ka ng negosyo. Sabi like that. Dok, saan ko kukuha lang akong libro? Magpunta ka lang sa YouTube. I'm sure naman meron kang cellphone, di ba? Meron kang YouTube. Makikita mo naman, may data ka o nakakapag- YouTube. Lahat na away, nakapag-YouTube na eh. Diba? So, punta ka dyan. Hanap ka ng mga istorya ng tagumpay, paano magsimula ng maliit na negosyo. Tuloy-tuloy ang pag-educate mo sa sarili mo, pag-aaral, para nang magkaroon ka ng, matuto ka. Or kung meron kang naging kaibigan, yung boss mo, magpaturo ka, baka mamaya, tulungan ka yan. Kung iba na may benta mo, kung ibang lugar ka naman, sabi, mahalaga, patuloy kang may desire to learn. Okay? May desire ka na, ganito yun. Kaya nga yung, di ba mula sa kargador, nakikita mo na may transaksyon. Okay? So, nakita mo sa boss mo, paano makipag-usap? Paano yung pagbili? Paano yung pagbibili? Right? So, just add on that. So, magkaroon ka ng kusa na matuto araw-araw. Okay? So, para, ito, so, these are only three simple steps. Sa lahat ng mga vendors natin, mga YouTubers, gusto ko kayo matulungan kahit dito lang sa video na to. Okay, tapos pwede kayo mag-message, text lang. Dok, paano? Ito yung ano, girl. Alam mo, pag gusto mo yan, maraming paraan yan. Mangyayari yan. Magtiwala ka. Okay, ulitin natin. Dapat meron kang pangarap. Isulat mo yung pangarap mo. Tapos gumawa ng maliliit na hakbang para marating ang malaking pangarap. Then, patuloy na mag-aral. Para tayo mas magubo. Okay? Alright, so, sa mga nanonood naman na hindi vendor, okay, so, baka you want to enroll in my online course, pwede rin po kayo mag-enroll. And please subscribe sa aking other YouTube channel, including this version, How to Embrace Transformation. Okay? Alright, so please share this video sa lahat may bayan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula natin buhay. Thank you very much, Gilibers. Enjoy the rest of the day, yeah? Let's go!